Welcome to Zain the Vlog. So, for today's video, ay magbibigay lang ako ng update dito sa aking second session ng aking semi-permanent check eyeliner. So, ayun na nga, nung Monday kasi is pumunta na nga ako doon sa Bibid, Manila at nagpa-retouch na nga ako dito sa aking semi-permanent check eyeliner. So, ayan, kung makikita nyo, ito yung kanilang retouch, second session. Ayan, ganyan yung itsura niya. At, kung mapapansin nyo, akala nyo naka-makeup ako ha, dito sa may mata. Wala akong makeup dito sa mata ko. So, natural lang yan. Ayan yung gawa nila talaga. Nag-makeup lang ako, ito lang inilagyan ko, kilay, nag-blush on ako, tapos konting ano lang, lipstick yan, ganyan, para lang may konting buhay yung mukha ko. Pero, kung makikita nyo, diba, ayan o, kahit wala akong eyeshadow, walang ano yung mata ko, diba, pero ang ganda pa rin, para ka pa rin naka-makeup. So, ganun yung effect ng semi-permanent check eyeliner talaga. Tsaka, mas gumanda siya ngayong na second session na siya. So, ayun na nga, ipapakita ko sa inyo yung before na bago ako magpa-second session, kung ano yung itsura ng check eyeliner ko after 6 weeks kasi mahigit akong hindi nakapunta doon sa Bibid, Manila kasi nga sobrang busy ko. So, dapat kasi talaga 6 weeks. After 6 weeks, saka ka babalik sa kanila. So, hindi ako kagad nakabalik. And then, ayun na nga, pero hindi naman siya masyado nag-fade. So, ipapakap ko na lang dito yung video. So, video, insert. Ayun yung itsura ng check eyeliner ko nung hindi pa ako nare-retouch. And meron din pala akong inihandang video para sa inyo. Ayan, nagpa-video ulit ako dun sa isang staff nila. Yung nag-video sa akin dun sa first session. Ayan, shoutout sa'yo, Albert. Thank you so much sa pag-video. And ayan, ito na nga. Ipapapak ko na ulit ang video. So, video, insert. Pinali ha, bonggang-bonggang video talagang ginawa dito ni Albert. As in, masyashock talaga kayo sa kinalabasan ng aking check eyeliner. So, eto na nga, ipapop up ko na lang dito. So, video, insert. Ayun, nakita nyo ba yon? Grabe, mukha akong addict doon. Natatawa talaga ako sa sarili ko doon sa video na yon, as in. Pero maganda naman talaga yung video ni Albert. Kaso nga lang, kaya ako nagbuhang addict doon. Kasi diba, grabe yung itim nandito ko, diba? Dahil doon sa ink, as in umitim talaga siya. Tapos yung mata ko, namumula pa, diba? Tapos hirap na hirap talaga akong dumilat noon. Kasi nakatutok sa akin yung dalawang ring light. Tapos binibidyohan niya ako. Tapos parang maluluha-luha talaga yung mata ko. Kasi basta medyo maano talaga, nakakailang kasi na dumilat ka ng ganon tapos nakatutok sa iyo yung dalawang ring light. So ayun talaga, medyo nahirapan ako dun sa part na yun na ginawa sa akin ni Albert. Pero thank you so much talaga sa effort mo Albert sa pag-video mo. So ayun na nga, tapos na tayo dyan sa video insert na yan ha. Ngayon naman, i-share ko naman sa inyo ang experience ko dito sa second session. So kung magtatanong kayo dito sa second session, kung masakit ba ang second session, actually ang second session ay napakasarap.
wala akong naramdamang sakit. As in, medyo nabitin ako kasi sobrang bilis talaga niya. Kung nung first session is inabot ako ng 5 hours, dito naman sa second session is 1 hour lang. As wow! in. So, kung nagmamadali kayo, is talaga namang mapapabilis kayo kasi mabilis lang talaga. Hindi kayo maiinip dito sa second session. So, ayun, ganun yung pagkakaiba ng first session at saka ng second session. Ang first session is mahaba. Kung baga, aabutin ka ng 5 oras, halos 5 oras ang aabuti mo sa first session. Pero sa second session is 1 hour lang, tapos ka na. So, ang paglalagay din naman ng anesthesia sa first session, ha, is 2 beses. Kasi nga, medyo mas matagal yung first session, kaya 2 beses ka na lalagyan ng anesthesia. And sa second session naman, is 1 beses ka na lalagyan ng anesthesia, kasi retouch-retouch na lang naman yun. At saka yung mga nag-fade na, yun lang yung lalagyan nila talaga ng ink. And kung magtatanong kayo kung ilang taon nga ba tatagal itong semi-permanent check eyeliner, well, based on Vivid Manila, ang semi-permanent check eyeliner po ay tatagal lang 1 to 2 years, depende sa pag-aalaga mo. So, ayun lang ang update ko dito sa semi-permanent check eyeliner. And kung magtatanong nga pala kayo kung anong shape itong pinagawa ko sa Vivid Manila, well, ito po ay luminous. Marami silang shape doon. And kung hindi nyo pa napapanood, yung first session ko dito sa Vivid Manila is ilalagay ko na lang dito and sa description box yung video para magkaroon din kayo ng idea kung ano yung mga iba't ibang klaseng shape ng semi-permanent check eyeliner para makapili din kayo kung alin doon yung mga gusto nyong ipagawa. And doon sa first session is nando na lahat ng mga gusto nyong malaman ng iba't ibang klaseng shape, kung magkano yung mga prices nila sa iba't ibang klaseng shape nila. So, nando na lahat. So, kung gusto nyo mapanood yun, is lalagay ko na nga lang dyan sa description para mapanood nyo at magkaroon din kayo ng idea kung gusto nyo magpagawa din ng semi-permanent check eyeliner. So, ayun na nga, hanggang dito na lang ang video nito. Pero syempre, bago ako magpaalam, ay meron lang muna akong isa-shoutout. Well, uunahin ko nang i-shoutout ang mga taga Vivid Manila. So, shoutout sa inyong lahat dyan, lahat ng mga staff ng Vivid Manila. And lalong-lalo na kay Sis Kim na gumawa ng aking semi-permanent check eyeliner, bongga-bongga. And shoutout din syempre kay Albert na nag-video sa akin. Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan. And shoutout na rin nga pala sa aking mga member. Unang-una na dyan, si Food Tang na! Shoutout na rin kay Saisai's Family Vlog. Hello guys! Welcome back to our channel. For today's video guys, ay mag-unboxing tayo nito. And shoutout na rin kay Mishi Merns, Dale Andrada, Wesley Incapila, Marks Light TV, Ortega Judy 28, and kay Rose Dave Skills. So, shout out sa inyong lahat. So, yun lang nga. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share na din para lahat tayo happy. Bye guys! Mwah! So, ayun na nga, hanggang dito na lang ang video ito. Pero syempre, bago may mga himulmul, nagwawalis kasi. Nagbablog pa ako, sabi ko mamaya ka na magwalis. Ano ba yan? And doon sa first session ko, is nandun na lahat ng mga gusto nyong malaman, yung mga price, ang ano, gumagalaw, kasi ang hindi galing. And quiet! Quiet! Mami's vlogging! Happy, shout out loud, it's a night.